Buddy, isang tanong, naniniwala ka ba na sa halos 8 bilyong tao sa buong mundo ay may iilang biniyayaan ng angking kapangyarihan? What I mean kapangyarihan ay yung mga napapanood natin sa telebisyon, superhero films, Marvel Man o DC, hindi lang din tipikal na kayang bumuhat ng sobrang bigat na bagay, kayang ibalance ang sarili ng matagal, kayang pigilan ang paghinga ng matagal and so on so forth. No, kundi ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay maituturing kong top tier, God level kumbaga, tipong kung hindi ka naniniwala sa so-called superpowers ay pag napanood mo ang video ito hanggang dulo ay magbabago ang iyong pananaw. Sabay-sabay nating kilalanin si John Chang. At ang lahat ng yan siyempre ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Simulan na natin. Mula sa pagkakaroon ng kapangyarihang gumamot gamit ang mga karayom, paggamit ng kuryente galing mismo sa kanyang katawan, kapangyarihang salagin ang bakal na bala mula sa isang totoong armas, at pagpapaliyab ng papel, take note of this body, pagpapaliyab ng papel ng walang ibang gamit kundi ang kanyang kapangyarihan. Ang taong nakikita nyo ngayon ay may pangalang John Chang o mas kilala sa tawag na Dynamo Jack. Sa Indonesia kung saan siya matatagpuan ay on paper, kilalang manggagamot si Jack. Naging spotlight ang kanyang pangalan sa mainstream media noong 1980s nang ipalabas siya sa isang travel documentary na kung tawagin ay Ring of Fire, East of Krakatoa. Bagamat kilala siya bilang isang healer ay walang ibang gamit si Jack para manggamot kundi ang kapangyarihang nananalaytay sa kanyang katawan. Ibinahagi din ni Jack kung ano ang tawag niya sa kanyang kapangyarihan. Ito daw ay kung tawagin natin ay Ki o QI o mas kilala rin sa tawag na Chi. Ang Chi, base sa Google, ay may ibig sabihing tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Ang lahat ng bagay na nabubuhay dito sa ating mundo ay nagtataglay nito. Ang Chi ay may negatibo at positibong pagkakakilanlan. At kung may tao ang kayang kumontrol para maging balanse ang iyong Chi, ay pinaniniwalaang nakakatulong ito para mas maging maganda ang iyong kalusugan. Alam nyo, buddy, nang ginagawa ang documentary nito ay matagal na minanmanan si Jack. Bagamat marami ang nagsasabi na isa siya sa dapat nilang i-feature sa kanilang documentary, ay hindi siya pumapayag. Kaya ang team ay 4 taong niligawan si Jack para mapapayag na ma-interview at maipakita ang kanyang kapangyarihan. Dito na nagkaroon ng pagkakataong i-put to the test, ika nga, ang kanyang so-called kapangyarihan. Sa video ay makikitang nakahiga ang isa sa mga crew at sinubukan ni Jack na iparamdam sa kanya ang kanyang again, kapangyarihan. Nang matapos ang panggagamot ay sinabi ng crew na hindi ito ang tipikal na acupuncture na nasubukan ko sa aking bansa. Nakakaramdam ako ng malalakas na kuryente at hindi ko kontrolado ang mga galaw ng katawan ko. Ang tugon naman ni Jack dito ay yin, yang, positive and negative energy. Ilalagay ko ang isang kamay ko dito na magsisilbing negative at dito naman ang isa na magsisilbing positive. Pag pinagdikit ko sila ay makakakuha tayo ng kuryente. Tinanong ng crew si Jack at sinabing, ito ba ay dahil ikaw ay isang espesyal? Tipong mayroon kang katawang espesyal. Ang tugon ni Jack ay I do meditation every day. At pagkatapos nito ay dumami pa ang crew na gustong maramdaman ang kuryente na sinasabi ng naunang crew. Dahil nga western country sila lumaki ay madalas hindi sila naniniwala sa mga ganitong bagay. It was also a shocker. Alam nyo, buddy, kung may tinatawag tayong telekinesis na may ibig sabihin kayang magpagalaw ng mga bagay gamit lang ang isipan, ay mayroon din tayong pyrokinesis o sa madaling sabi ay ang kakayahang gumawa o kumontrol ng apoy gamit lamang ang isipan. At iyan mismo ang ipinakitang kapangyarihan ni Jack. Sa gitna ng interview nila ay walang ano-ano'y inaya sila na lumabas ng bahay. Doon, kumuha siya ng ilang pirasong papel, pinunit-punit at nilukot.
Dito, sinabi niya na ang China kanyang kapangyarihan ay kaya ring gamitin upang gumawa ng apoy. Panoorin natin ang clip na ito. Such an amazing act, right? Pero ilang araw matapos makuna ng video ito ay tila nagbago ang timpla ni Jack. Sinabi niyang ayaw na niyang makipag-usap sa kanila. Dito na rin niya ibinahagi na mayroon siyang tinitingalang master, ang taong nagturo sa kanya ng lahat. Base kasi sa kanilang patakaran ay wala dapat makita noon kundi ang kanya lamang mga estudyante. Ngunit kung panonoorin ang video ay makikitang tila ata nag-e-enjoy si Jack, na carried away kumbaga, kaya nawala sa isip niya ang kanyang pangako sa itinuturing niyang master. At lumipas nga ang marami pang taon, exactly 10 years, ay hindi nagkaroon pa ng kontak ang mga crew kay Jack. Pero out of the blue, matapos nga ang 10 taon ay muling nagparamdam si Jack upang magbahagi ng isang istorya. Sinabi niyang kakatapos lang ng 2 taon niyang pag-meditate sa pusod sa gitna ng kagubatan ng Borneo. At muli ipinakita niya sa atin ang kanyang angking kapangyarihan. Panoorin natin ang ilang clips na ito. At dito na nga buddy, papasok ang isa sa talaga namang nakakataas ng kilay. Ipinakita niya mismo sa harap ng kamera ng walang cut ang pagsalag sa bala gamit lang ang kanyang kamay. Panoorin natin ang clip na ito. Now buddy, we can argue na bakit hindi siya gumamit ng totoong armas tulad ng ginagamit ng mga pulis, pero I beg the differ. Dahil steel metal pa rin ang bala, at kung airsoft nga na plastic at bilog ang bala maaari na itong lumubog sa balat, ano pa kaya ang bakal mismo? Kitang kita rin na walang hawak na kung anong bagay si Jack bago hawakan ang dulo nito. Ngayon buddy, it's time to take it up a notch. Ang mga crew member mula sa Western country ay kumuha ng mga scientist dala ang kani-kanilang mga measuring equipment upang tingnan kung may itinatagong sekreto si Jack, kung bakit nagagawa ni Jack ang mga bagay na nagagawa niya gamit lang ang kanyang kapangyarihan. At ito nga ang mga sumunod na eksena. The visitors are confident they'll uncover him as a fraud in no time. Dr. Roger doesn't know what to expect. Out comes the metal detector, like the things they use in airports, to see if he has any concealed metal in his body. Then the voltmeter, to try and measure the qi. But how to get it to work? Where's the ground? But still, no readings. They're getting shocks off his arm, and now they're on the right settings, but the needle still isn't moving. At hindi pa dyan matatapos, may isang pakulo pa si Jack. Kumuha siya ng isang maliit na LED o light emitting diode. Ipinahawak ang isang bahagi nito sa isang crew at hinawakan niya naman ang kabila, at ito nga ang mga sumunod na eksena. Ting diodes which ignite in different colors according to the intensity of current. Yes. On, off, on. Brilliant. Oh, you're blinking. Things were going well. DJ was enjoying it too. Ilang oras ang lumipas ay nagkaroon ng kaunting pagsasalo-salo ang mga crew at si Jack. Doon, nagpakitang gilas na naman siya. Gamit lang ang isang chopstick ay ipinasok niya ito mula sa ilalim ng lamesa at binali pagkatapos. Pero nagkaroon ng maliit na problema. Nasugat kasi si Jack at ang itaas na bahagi ng chopstick ay tumama sa ulo ng isa sa mga crew. Naging okay naman ang lahat pagkatapos noon. Nagbiroan na lang ang buong grupo. Pero isang araw ang lumipas ay sabi nga ng documentary ay ibang tao na si Jack. Sinabi niyang hindi na siya pinapatulog ng kanyang yumaong master. Sinabi niyang yun na ang huling beses na lalabas siya sa publiko na huwag na huwag daw niyang ipapakita ang kapangyarihan sa iba.
hindi siya makatulog, binabangungot at marami pang ibang hindi magandang bagay na nangyari kay Jack matapos niyang gawin yun. Parang ayaw ng kanyang master na may nasasaktang ibang tao sa kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal, pinagbawalan na rin siyang tumanggap ng mga bagong estudyante. So, what do you think ba, di totoo ba ang istoryang ito? Kung hindi ay bakit? Ganoon din, kung oo ang sagot mo, bakit mo nasabing totoo ang istoryang ito? At siguro, dyan na matatapos ang video ng ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!